Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Ophelia. Medyo maselan po kasi itong ibabahagi kong kwento. Kung kaya, nais kong ilihim nyo ang tunay na pangalan ko. Masasabi ko pong ako ay isang mabait na tao. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko. Yan po ang madalas na sabihin ng mga tao sa akin, mga kamag-anak namin at mga kaibigan ko. Pero biglang nagbago ang lahat. Ganon po pala kapag nakaranas ka ng isang masalimuot na pangyayari sa buhay mo. Maaari pala itong makapagpabago ng pag-uugali ng isang tao. Nagsimula po ang lahat nang magkaroon ng bangayan si tatay at ang panganay nilang kapatid na si Tia Ising. Ang pagtatalo po nila ay nag-ugat dahil sa kanilang lupang minana mula po sa kanilang mga magulang. Noong mga panahong iyon ay nasa Maynila na po ako at may isa ng anak. Wala akong kamalay-malay noong mga pagkakataong iyon na lumalim na pala ng gusto ang kanilang alitan. At hindi ko talaga inaasahan na mauuwi iyon sa isang malagim na pangyayari. Hindi ko naisip na dahil sa away nila ay magagaw iyon ang tiyahe namin. Lalo pa nga at kapatid niya mismo ang aming ama. Isang araw iyon na makatanggap ako ng mensahe sa aking cellphone. Talagang lubha ko iyong ikinagulat. Nung una pa nga ay ayaw ko pang maniwala dahil parang napakabilis naman ng mga pangyayari at di ko talaga inaasahan yon. Sa isang iglap ay nawala na ang tatay namin. Kaya nung araw ding yun na hinagpasya ako na umuwi sa amin, naunawaan naman ako ng aking asawa at kanya akong pinayagang umuwi sa aming probinsya. Nang dumating ako sa amin, ay doon ko nalaman na nagkaroon pala ng malubhang karamdaman ang aming ama. Inilihim naman ito sa akin ng aking mga kapatid dahil ayaw nilang mag-alala ako. Nagtulong-tulong silang ipagamot ng tatay namin pero yun at yun din ang findings ng doktor. Kaya nagduda na sila sa totoong kalagayan ng tatay namin. Lalo na at nakikita pa ng mga kapatid kong patuloy na lumalaki ang tiyan nito. At may pagkakataon pang sumusuka na ito ng dugo. Kaya nagkasundo silang ipatingin ito sa isang manggagamot doon sa aming lugar. Dahil doon ay nalaman nilang kinukulang nga ito. Tama ang kanilang hinala. Kwento pa ng mga kapatid ko kung ano-anong bagay ang inilagay ng mangkukulang sa tiyan ng tatay namin. At ang dahilan ng pagsuka nito ng dugo ay dahil sa mga aspiling inilagay nito at ikinalat mula sa lalamunan hanggang sa tiyan ng aming ama. At ang mas ikinagulat ng mga kapatid ko at maging ako ay kung sino yung kumulang. Walang iba kundi yung tiyahe namin na si Tia Ising, kapatid mismo ng tatay ko. Gusto ko itong kasuhan ngunit hindi naman sapat
yung aming ebidensya. At alam kong hindi ito tinatanggap pagdating sa korte. Kaya natagpuan namin ang aming mga sariling para bang nakagapos ang aming mga kamay. Pakiramdam namin ay aping-api kami. Dahil kinamkam na nga ang lupang parte ng tatay namin, ay hindi pa ito nakontento. At kanya pa itong kinulam na hindi lang niya ito pinahirapan, kundi kanya pa talagang pinatay. Kaya dahil doon, ay biglang naiba na rin ang ihip ng hangin. Nagtanong-tanong ako kung sinong maaring makatulong sa akin. Hanggang sa Maynila ko rin pala matatagpuan yung taong maaari kong lapitan. Sa ginawa kong pagtatanong-tanong. Kaya pagkalibing na pagkalibing ni tatay ay bumalik na kaagad ako ng Maynila at pinuntahan ko yung tao. Isa itong manggagamot at nangkukulam din. Nang idulog ko sa kanya yung aking problema ay nagulat ako sa kanyang naging tugon. Naunawaan niya raw ang nararamdaman ko. Pagkat hindi rin pala iba ang naging karanasan niya sa aking isinalaysay sa kanya. Tuturuan na lang daw niya ako para makamit namin yung hustisya para sa tatay namin. Sinabi pa niyang mas masarap magiganti lalo na at ako raw mismo ang gagawa kaysa iasa ko raw sa ibang tao. Di ko alam pero parang lahat ng sabihin niya noong mga oras na iyon ay nagustuhan ko. Para bang lahat ng lumabas sa bibig niya ay tama. Sabi pa niya, ang ituturo niya sa akin ay yung pinakamataas na uri ng pangkukulam. At kanyang sinabi sa akin kung anong mga araw ako dapat pumunta para sa aming gagawing pagsasanay. Mabilis na lumipas yung mga araw. Madali ko rin namang natutunan lahat ng kanyang itinuro sa akin. Dahil na rin siguro sa tindi ng nararamdaman ko, kung kaya, pursigido talaga akong matuto. Gusto ko talaga makaganti sa tiyahe namin. At nang dumating na nga ang tamang oras, ay akin ang isinagawa ang pangkukulam sa kanya. Walang ibang nakakaalam ng ginagawa ko. Kahit sa asawa at mga kapatid ko, ay akin talaga iyong inilihim. Mas mabuti nang gawin ko iyong mag-isa. Mainam nang ako lang ang nakakaalam, naisip ko pa noon. At kahit anong husay nung tiyahe namin, ay hindi talaga ito umubra sa itinuro sa akin ng matandang babae. Parang nagmisto lang bagito mang kukulam lang ang tiyahe ko. Pinahirapan ko talaga ito araw at gabi. At nang maasya na ako at masapatan, ay di na rin ako nagdalawang isip pa na kitlin ang buhay niya. Tama nga ang sabi ng matandang nagturo sa akin. Masarap nga makamit ang pag-iiganti, lalo na kung ikaw mismo ang gagawa. Pero nais kong linawin na hindi ko sinasabing magiganti ang sinuman. Ito po ay sarili kong desisyon. At ibinabahagi ko lang ang aking mga naging karanasan. Hanggang dito na lang po Sir Pipi ang kwento ko pong ito at maraming salamat po sa iyo. Isang mapagpalang gabi sa iyo, Sir Pipi. Ako po si Arvin at may ilang buwan na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento. Ang ibabahagi ko po ay naganap. Mga 5 taon na rin po ang nakalipas. Ito po ay totoong nangyari. Kaya nga nakahiligan ko ang pakikinig ng mga kwento nyo. Dahil ako po mismo ay may personal na karanasan pagdating sa mga aswang. Bali nangyari po ang lahat
nang sumama ako sa isang kaibigan nang magbakasyon ito doon sa kanilang probinsya. Hindi naman po tawid-dagat yun sa kanila, pero totoo pong napakalayo na naging biyahe namin. Noong mga panahon pong ito ay hindi pa ako naniniwala sa mga aswang. Ang paniniwala ko po talaga ay sa mga palabas lang sila lumalabas at hindi sa totoong buhay. Nang dumating na po kami doon sa bahay ng kamag-anak ng kaibigan ko, ay medyo nawirduhan pa ako sa kanilang bahay. Hindi naman po sa panlalait, pero di ko talaga inisip na ganun yung uri ng bahay na aming tutuluyan. Ngunit dahil nandun na kami, kaya wala naman na po ako nagawa pa. At isa pa, inisip ko na lang din na hindi naman yung bahay yung dahilan ng ipinunta namin doon, kundi yung mga magagandang tanawin at yung plano namin paliligo sa mga talon. Kwento kasi ng kaibigan kong si Edward ay maraming talon doon sa kanilang probinsya. Ang isang bagay na nakatawag ng pansin pa sa akin at talagang naaliwa ko ay yung alagang aso ng kamag-anak ni Edward. Malambing ito, at mula nang dumating ako ay halos ayaw nang umalis sa tabi ko. Paniang sampa nito at parang gusto pang magparaga. At dahil sa mahilig naman ako sa mga aso, kung kaya naman natuwa talaga ako. Aliw na aliw ako sa alaga nila. Kahit saan ako magpunta ay lagi itong nakasunod sa akin. Kahit nga ang kaibigan ko pati mga kamag-anak niya ay napansin din yung ginagawang paglalambing nung aso sa akin. Sabi pa nila, noon lang daw nila nakitang ganon yung kanilang alaga. Dahil sa ibang taong nagpupunta sa kanila ay hindi naman daw ito ganon. Nang ikatlong araw na namin doon ay napagkasunduan na namin maligo na sa isa sa mga talon na naroon malapit sa bahay ng kamag-anak ni Edward. Balik, kasama namin noon ang dalawa niyang pinsan at tiyuhin. Ang buong akala ko noon ay talagang malapit lang, base na rin kasi sa pagkakasabi nila. Iyon daw yung pinakamalapit na talon doon sa kanila. Pero halos may 3 kilometro yata ang layo noon mula sa bahay na aming tinutuluyan. Kaya naisip kong paano pa kaya yung ibang balak namin puntahan. Pero nang dumating na kami doon sa talon ay nasabi ko talagang sulit naman. Dahil bukod sa napakaganda ng tanawin, ay ang ganda din mismo ng falls. Ang linaw pa ng tubig at malawak ang maaring paglanguyan. Kaya habang naroon kami ay talagang sinamantala ko yung pambihirang pagkakataon na iyon. Panay ang kuha ko ng mga larawan at bilang na bilang yung ginawa kong pag-ahon mula sa tubig. At ang nakakatuwa pa, pati yung aso nila ay talagang naligo. Huwag lang akong mawala sa tabi niya. Sinamahan niya talaga ako. Hapon na nang magpasya kaming umuwi noon. At parang napansin ko sa tinig at pagsasalita ng mga kaanak ni Edward na parabang alalang-alala sila. At parabang takot na takot silang gabihin kami. Ayaw nilang abutan kami ng dilim sa daan. Na nasabi pa nga ng tiyoy ni Edward na masyado daw kaming nalibang. Na sinisi niya pati ang kanyang 2 anak. At nagmamadali silang nagligpit. Pero bagaman napansin ko iyon, ang tanging tumakbo naman sa isipan ko ay siguro dahil nga mahirap naman talaga ang maglakad sa gabi, lalo pa nga at flashlight lang yung mga dala namin. Yan yung naisip ko. Nung naglalakad na kami, malapit na noong lumubog yung araw. At yun na nga, kahit ayaw nilang abutan kami ng dilim sa daan ay nangyari pa rin. Tahimik lang kami noong naglalakad, na kahit isa sa amin ay wala talagang nagsasalita.
Kung kaya, nawirduan ako. Para bang may nalalaman sila na hindi ko alam. Yan yung pakiramdam ko. Yung aso naman ng mga oras na iyon ay naglalakad din sa may gilid ko. Hanggang sa bigla itong humiwalay sa akin at lumiis ng daan. Pero bago pa iyon ay parang may narinig akong kaluskos. Ang ginawa ko naman ay agad kong sinundan yung aso. At natigilan din ako nang bigla itong huminto. Nang bigla itong kumahol. Mabilis kong tinutukan iyon ng hawak kong flashlight. At talagang nagulat ako sa aking nakita. At malakas akong napasigaw. May mga mata kasing nanlilisik at mapupula sa gitna ng makapal na talahibang iyon. Isang tao na may mahabang buhok at matindi itong naglalaway. Bigla namang nagtakbuhan silang lahat palapit sa akin. Nang tanongin nila ako kung anong dahilan ng aking pagsigaw, ay nawala na yung nilalang. Kaya sinabi ko na lang na wala na iyon. Na kahit di ko pala sabihin sa kanila kung ano yung aking nakita, na nakapagdulot talaga sa akin ng matinding takot, ay alam na rin pala nila. Pagkat mayroon palang isang angkan ng mga aswang doon, malapit sa pinaliguan namin. Dahil sa nangyaring iyon ay parang nawalan na ako ng ganang puntahan pa yung ibang talon na sinasabi nila. At makalipas siguro mga 3 araw, ay niyaya ko na rin si Edward na bumalik na kami ng Maynila. At nung ko napatunayan na totoo pala talaga ang mga aswang. Yan lamang po Sir PB at marami pong salamat. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa mga totoong kwento na kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.